kasi lumalaki na po yung ulo niya and pabigat po siya sa district nila and hindi siya sumusunod kung ano yung dapat na gawin niya sa district nila. Ati Hana, kasi hindi ko po siya mararamdaman dito sa loob ng mansion. Ay si Lars, pinuporso ko yung talking content ko pero hindi niya maisuportahan din ako pagdating sa content ko na talking content. Tinatanggihan niya na ako. Si Jade, naging pabigat siya pagdating doon sa video shoot nila. Jade and Jethro, kasi so far I don't have much interactions with them pa. Jade, kasi dito sa mansion siya yung lumaki yung ulo. Hana po, chill lang siya dito sa mansion, wala siyang ginawa, parang upo lang, tama lang, ganun lang po. Jade, Lars, bid goodbye ko si Lars kasi hindi niya nagagawa yung mga kailangan niyang gawin dito sa mansion. Ate Hana, chill lang siya, ganito ganyan. Jade po. Lars, hindi po okay yung attitude. Hana. Jade, gusto niya agad-agad sasagutin kapag nagpapaturo, ganun. Hana. Lars. Hana. Si Jade po kasi palagi po siyang late sa shift. Si Lars po kasi may ugali. Lars, siya yung masyadong walang ambag sa district namin. Si Hana, di ko siya feel sa mansion. Jade, though best friend ko siya pero kasi napuna ko na late on shift siya, ganun. And si Lars. Si Jade yung naging reason bakit sobrang stress ko this week. Naging pabigat talaga siya sa output ng aming weekly challenge. Si Lars, for a reason, parang nagkaroon kami ng confrontation kahapon lang. And hindi ko lang siguro nagustuhan yung nagawa niya in terms of spreading kung ano napag-usapan sa boys room. Si Jade. Si Hana. Jade. Siya talaga yung naging problem namin sa district namin. Hana. Jade, naging pabigat po siya. Si Hana. Si Jade, medyo madali siyang magalit at nagre-reklamo po. Si Hana, medyo hindi siya nakikahalubilo sa lahat ng sisi po. Si Jade, kasi based po sa mga ano niya, ka-district niya is mahirap pong tawagin si Jade. Lars, kasi sabi din po ng ibang CC and na-experience ko din po is attitude daw po si Lars. Kay Jade, parang hindi siya nakikipag-collab talaga or something, parang may sarili siyang mundo. Kaya naman is, nabibase lang po ako sa kanya sa report card niya, napakababa. Jade, starter si Jade, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita improvement niya. Si Hana. Si Hana, kasi hindi ko siya masyadong maramdaman dito sa loob ng mansion. Si Jade, kailangan pa niya ng more improvement sa sarili niya. Jade, si Hana din, hindi simula ng pagpasok niya, hindi din namin maramdaman. Si Jethro, hindi ko pa siya nakita na nag-stay siya sa 24/7 na kinausap niya yung mga tao. Si Tato, si Kyle, ganun din eh. Hindi rin siya nag-google ng oras para kausapin yung mga taong nasa 24/7.